Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, February 10, 2022. Kung mapapansin nga po natin, ano, meron po tayong isang low pressure area. Ayon po yan sa ating bagong pag-asa DOST. Dito po yan sa may eastern section ng Mindanao. At ito nga po ay magpapaulan dito po sa malaking bahagi ng Mindanao at ng ilang bahagi ng Visayas. At meron naman tayong Easterlies na umiiral po. Dito po yan nakakaapekto sa may parte po ng Metro Manila at Bohol Region. At yung ating Northeast Monsoon ay nakakaapekto naman yan sa Extreme Northern Luzon at sa may Ilocos Region. So dito nga po no, ay mararanasan po yung malamig na hangin sa may parte ng Batanes, sa may Ilocos Region, sa may Cordillera. Sa may rest of Cagayan Valley, mararanasan po natin yung malamig na panahon. At dito naman po sa may Metro Manila, no, mararanasan po natin yung malinsangang panahon sa may Bicol Region at hanggang sa may Mindoro Province. Ito nga po ay dahil sa ating Easterlies. At asahan din po yung ating localized thunderstorm, lalo po pagdating ng hapon. At dito naman tayo dumako kung saan nga nasaan yung ating low pressure area. So posibleng makaranas ng mga pag-ulan dito po sa Caraga, sa Davao Region, sa Cebu, at sa may parte ng Bohol, Leyte, Southern Leyte, Samar, at Eastern Samar. Makakaranas po tayo ng mga posibilidad na pag-ulan. Pero ayon naman po sa ating advanced weather forecast, ano, na ito nga po ay mababa po ang tsansa na maging isang ganap na bagyo or isang mahinang bagyo. Ito nga po ay may posibilidad na malusaw din po kaagad. So dumako tayo agad sa ating advanced weather forecast. Ayon nga sa ating advanced weather forecast, ano, by February 11, tuloy-tuloy nga po makakaranas pa rin ng pag-ulan dito po sa parte ng Mindanao at ng Visayas. At pagdating ng February 12, mapapansin nga po natin yung muling pagbugso ng ating amihan. At pagdating ng February 13, mapapansin nga po natin na tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng pag-ulan sa may Eastern Visayas, Mindanao, at maging dito po sa Eastern section ng Southern Luzon, maging sa may Palawan. At pagdating naman ng February 14, makagkakaroon po tayong low pressure area sa labas ng ating bansa. At ito'y wala pa naman direktang magiging epekto sa ating bansa. By February 15, makikita nga po natin na yung shear line ay makakaapekto naman dito sa may Luzon. At yung ating Easterlies ay makakaapekto pa rin dito sa may eastern section ng Mindanao. And pagdating naman po ng February 16, mapapansin na nga po natin yung makakapal na kaulapan sa labas ng ating bansa at yung ating low pressure area. At makikita naman natin na tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng pag-ulan ang Luzon area dahil nga po dito sa shear line. Pagdating naman ng February 16, yung ating low pressure area ay nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. At yung ating shear line ay nagpapaulan sa malaking bahagi ng Bicol, ng Mindoro Province at maging Metro Manila. By February 18, mapapansin nga po natin yung makakapal na kaulapan na to at yung ating low pressure area dito po yan sa eastern section ng Mindanao. Sa ngayon nga po, mapapansin natin ano, na ito nga pong makakapal na kaulapan na to, itong low pressure area or sama ng panahon ay may posibilidad na pumasok sa ating bansa. Sa ngayon nga po ay mababa pa, pa naman po ang tsansa na maging isang ganap na bagyo itong nasabing sama ng panahon na nakikita natin sa advanced weather forecast. Inuulit po natin, ano, ang ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po ito. Malaki pa po ang tsansa na magbago itong nakikita natin sa ating advanced weather forecast. Kaya manatili po tayong nakatutok sa ating advanced weather forecast para po dito sa minumonitor natin sama ng panahon para sa susunod na linggo. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips to balance in favor of fair use.
Disclaimer, please note no copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remit of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.